If the House of Representatives and appropriate committees will going to conduct its own investigation, definitely I will not going to join or inhibit myself just to be fair. But I fully respect the investigations that being conducted by NAIA under General Manager Edmond Morial, as well as the DOTR OTC, which is the Office of the Transport Security. And I just would like to express my sincerest and deepest apology to the public dun sa nakapanood mo ng video. And I'm really sorry. I shouldn't act that way. It's very uncalled for a public official to act that way. Although, if there are some lapses that happened this morning, I should just have reported it and then never reacted that I grabbed the ID of that gentleman. Ako alam po, as you can see from the CCTV, I didn't want to comment anymore. If it is the full length of the CCTV or it was spliced and edited. Pero as usual po, I travel once a week or once every 2 weeks to provinces and other international destination din po. Parang naging part of life ko na rin po to that I, every time I will go to the second checkpoint, I remove my belt, sometimes my watch, and then cellphone, put it in my backpack. And it was shown on the CCTV rin na I was grabbing my backpack without the person asking me na, kasi nga wala naman pong nag-alarm or hindi naman po tumunog yung barrier. So I just thought that okay na, kasi nga usually pagka tumunog, then you have to go back and remove whatever metal they have that I have during that time. So nung pinabalik niya po ako, napasunod lang po ako doon sa taong nasa unahan ko na pareho po kami naka-slip on rubber shoes na hindi rin tumunog. So I thought, and also there was no prior announcement sa kanya na remove your shoes, usually po kasi ganun. So I thought we don't have that alert level. And then the reason why I pull out my ID, because since he didn't ask for me to go back and remove my shoes anyway, so hindi na ako nag-comply. Sabi ko, by the way nga pala, meron akong security access din. And then siguro bago pa lang at sabi kong ganun, you don't know the protocol. Then he answered me, tatlong taon na ako. So the more that we have to report the incident, kung ganun po. So I have no intention of harming. And definitely my actions at the airport was totally uncalled for. Dulo nga sinabi ko, I would like to extend my deepest apology, especially those people in the netizens and the media, as well as yung mga kapwa natin Pilipino po na nakapanood. And then on the other side naman po, na nagpapasalamat din po ako kasi nag-viral ito, nagkaroon po ng public awareness in regards to the availability ng footages pala ng mga CCTV sa airport, because we have received several complaints in regards to the nananakawan, nawawalan ng gamit, especially yung mga OFW. And right now we have filed a case, a resolution I think that's 2 months ago when we were able to rescue 27 victims of human trafficking, which involved 7 minors. And part of that investigation, we requested the Office of the Transport Security and NAIA to provide us a footages, because I will going to share you the video confessions of one of the victim that I have met in Dubai. 200 plus po sila, na ang mga involved nga rito ay airport personnel. And the same thing dun sa nagreklamo po ng nawalan po sila ng kanilang mga gamit at pera na OFW rin, na lumapit dun po sa ating tanggapan. And also a copy of the video that a Taiwanese
nawalan din po ng kanyang gamit at kitang-kita naman po sa CCTV video, but it was not official video coming from the OTS. The same like yung nag-viral po, it was just taken from the smartphone and it was shared. So yung sa akin lang po, the video that was posted and spread all over the internet was a coming from a raw video from a CCTV or Office of the Transport Services po and Security Services. Again, I would like to extend my sincerest public apology to all the netizens and the people na sa palagay ko po nasaktan ko, especially Mr. Abdul, which is the SSO of the NAIA. And tulad nga po noon, as early at that same day, I already sent message to GM Ed Monreal in regards to the what happened or the incident. It and it's very clear, sabi ko nga sa kanya na I don't want to any of the employees or any of your employees will be put in trouble just for reporting it this incident, which is when I landed in Cebu, he replied to me na it was already investigated and my sincere apologies, sabi po ni GM Ed, and at the same time nag-apologize din po yung worker, I mean yung security. And sabi ko, okay na sa akin yun. Ay, nagulat lang po ako the next day, nag-viral pa po pala yung video, which we didn't react it. I just immediately released a press statement, which I think you received also, mga kasama natin sa media, that expressing my sincere apology kung ano man yung nangyari at inasal ko po doon sa airport. Again, I'm really sorry and my apology to NAIA and also the affected employees and personnel of the OTS. Sir, naka-question po kasi yung because supposedly, especially according to some netizens, this is the third incident na naka-question yung inyong behavior outside. Like, the other ones being yung sa kaso ng speech ninyo regarding Secretary Bongo, and yung, I think, yung incident in Hong Kong, we also had an encounter with some communities there. So, how would you address your concerns about your attitude? For the past 3 years that I've been a member of Congress, once a year na medyo dapuan po tayo ng monthly period, ay hindi ko na rin po na maialis na tao lang po na marupok at umiinit ang ulo, na i-stress din sa trabaho. And yung nangyari po, unang-una, Sir RJ, yung sa Hong Kong, we were both the same OFW advocates fighter for our rights. Kasama po natin si Kaeman ng migrante international ng Hong Kong. And during that time po, there was an event in Hong Kong and then nagrarally po sila, yung grupo nila. Pinaparating nila yung kanilang mga hinaing. Lalong-lalo na po doon sa pagtanggal ng Overseas Employment Certificate na hanggang ngayon po, sa tagal na rin po ng panahon natin linalaban yan, kasama sila ay hindi pa rin po natutugunan. So, ang sa akin lang po, ay mas ginusto natin magkaroon ng dialogo. Yung grupo sa side, me, hindi na po ako dating miyembro ng isang Filipino migrant groups or workers group. Ngunit isang kaparte na rin ng gobyerno na nais dinggin ang kanilang pong mga hinaing na pwede ko naman pong bilang representante ng OFW ay maparating sa ating mga kawani ng gobyerno, lalong-lalo na po sa Department of Labor. So during that time, we were so very passionate sa aming mga pinaglalaban. Meron pong hindi pagkakaintindihan sangga sa umabot po doon sa sigawan. Yes, I lost my temper, but definitely that was just part of the video. At nagkaayos na rin po kami ni Kaeman. Ngayon po ay magkasama rin po kami nakikipaglaban na tuluyan na rin matanggal itong mga problema na yan natin sa OAC at ganun na rin sa mga lumalalang illegal recruitment sa ibang bansa, lalong-lalo na po involving the our airport po. Tapos yung tungkol naman po dun sa nabanggit ni Sir RJ na bongo joke, siguro hindi lang po ako talaga pinanganak na komedyante. So, very corny yung mga joke. Ang sa akin po, dapat ang joke kung bibitawan nun, kung sino hindi po malapak,
ay mamamatay bukas. So, yun po yung usual na joke na nadidinig ko pagka nagsisimula ang isang inaantok na mga crowd. Wala po akong maisip na joke, kaya sinabi ko, una, nagtanong po ako sino nakakilala sa ating mahal na Secretary Bongo na sumusuporta at very proud dito sa mga bagong graduate or bagong lisensyado mga agricultural and biosystem engineer. At nakakalungkot nga rin po, during that time, meron na talagang siyempre na karamihan po or may nakakarami doon na hindi talaga siguro nila gusto ang ating administration. So nakakadinig po tayo ng mga booing sa likod. Tapos sa sinasabi nila, hindi, hindi namin kilala yan. E pal, tas ganun. So ako na, nag-joke na ako. O sige, kung sino hindi nakakilala kay Secretary ay wala kayong PRC card. Pero for a fact naman po na for the fact na natanggap na naman nila yung kanilang mga diploma at mga PRC. So, it was a stupid and classic joke which I already apologize. Also, my joke was never been part of the statement of our Secretary Bongo or whatsoever. Sir, may kumakalat po ngayong document on social media, supposedly of your party list in March 2018, removing you from the membership of the party and order and withdrawing po your seat in Congress and declaring you po as persona non grata. Sir, is this can you confirm this document? Ano na po yung naging action sa party since then? Thank you, Ms. Vera. Actually, yung dokumento nagulat nga din ako kasi it's never been official. We try to ask the House of Representatives under the HRET. They never received a document. We inquire also in COMELEC. They have received it, but they cannot take an action on that. Just for the record also, Jun Adorna or Feliciano Adorna, we file a case against him because of large-scale STAPA, usurpation of authority, pati na rin po misrepresentation. Because nagpapakalat po siya sa mga iba't ibang lugar, lalong-lalo na po sa mga probinsya ng kanyang calling card, nandito po yung mukha niya at meron pong logo ng House of Representatives at the same time calling himself as Honorable Feliciano Jun, member of the 17th Congress, House of Representatives. At yung binigay niya pong address na dito sa Congress is Arias Building, Batasang Pambansa, Commonwealth, Quezon City, Room 618, South Wing, House of Representatives. So we tatlong taon na rin po ako rito at magtatatlong taon na rin po wala po akong nalaman na may Arias Building sa loob ng House of Representatives. So we brought this matter to the office of the Speaker, especially our Secretary General, that the party is being misrepresented, and we were able to get reports also from some congressman offices that this person is soliciting money and project or whatsoever using this letter. And also we have received a letter coming from AsiaLink. Ito po yun na sinisingil po kami ng sasakyan na ang sabi po, may we request your attention to set an appointment with Mr. Feliciano Adorna, Chairman Acso FW Party List, has unsettled card loan account to etc. etc. So nangutap po siya and ang ginagamit niyang guarantor ang aming partido. And definitely, we wrote a letter to AsiaLink through our lawyers at kinasuhan po siya ng AsiaLink ng istapa at hinatakbo ang sasakyan. Thirdly, we receive also letter coming from Department of Agrarian Reform and DA that this certain Feliciano Adorna is soliciting money from a group of farmers trying to promise them to convert their farmland into a parabang subdivision. So we reply back to Department of Agrarian Reform under Honorable Rafael Mariano as early as May of 2017, saying that we are not in the privy of these transactions. And sumulat po sa amin, siguro hindi niya akalain na yung mga government agency na yun susulat sa kanilang darekla. So, for the public information po, Jun Adorna was already expelled from the ACSO FW party list because of the unscrupulous activities. We already filed it in RTC. At the same thing, it was already removed his membership as well as his other cohorts from the ACSO FW party list. We have the official list
of the members of the board as well as the copy of the official Securities and Exchange Commission's board of directors and the officer as well as the authorized signatory of the party this coming 2019 election. So this is for qualifications that the documents being circulated in the social media is fake and bogus. It was not received by the office of the House of Representatives, either HREP or the Secretary General Office po. So you said it's never official, pero nagkaroon po ba ng conflict within the party kaya po may lumabas pong ganitong document? Ito pong kampo ni Mr. Feliciano. We never received any conflict, especially from the member of the Board of Directors of PACS OFW party list because wala naman pong lumabas na mga issue in regards to our party. We represent the OFW sectors. We have regional officers and we even have representative for I think almost 27 countries. And one of the biggest organization is the AXO OFW Middle East, AXO OFW Hong Kong, etc. po. And we never recognize this person, Feliciano Adorna, because first of all, I am the duly representative of PACS OFW in the 17th Congress and actually being a member of the minority group under Congressman Danilo Suarez. Sir, you said that nakakatanggap na kayo ng death threats. Could you elaborate, please? Yun nga po, napakahirap po pala na nagbabiral at nararamdaman ko rin po yung mga ibang kapwa natin na binabiral at hindi po kayo makatulog. We have received several wala pong mga pangalan and receiving po death threats, go to hell and your family, and I really apologize, I would like to apologize also to my daughters and son na pati po sila ay binabash ang kanilang social media account. They have to take it down, and as well as my wife. Pero sa akin po, although masakit po sa akin yun, nagpapasalamat naman po ako at because this become a public awareness for everyone na pwede palang pagtakpan ng kapwa empleyado ng mismo nagtatrabaho sa ating mga paliparan ng kanilang pagkakamali or posibleng katiwalian po. Sir, anong klase yung threats, please? Could you... You don't have the right to live, you don't represent us, you will go to hell. Tapos doon po sa social media, pag nakita kita, papatayin kita at googlebing kita, yung mga ganun po. Although it is a form, we don't actually verify if the person really exists or if it is a troll. But I really respect you po, and ito po is isang wake up call para sa akin or para sa aming mga empleyado ng gobyerno. Tama man po ang ating may mga kamalian man po tayo na nakikita, pero hindi rin po tama na mag-asal tayo tulad po ng aking ginawa sa airport. I should have reported it directly to the supervisor, and I should not grab his shirt because kaya ko naman po nagawa yung kasi tinatago niya po yung identity niya. I was asking for his name. At again po, sana po, alam ko po yung sa loobin nyo, sama nyo na loob, murahin nyo na po ako. Pero let's spare our children, lalo na po ito yung mga kabataan din po. Maraming salamat po. Ako lang po, dagdag ko na lang po, ipapagpatuloy ko pa rin po yung laban, lalong-lalo na po doon sa mga biktima ng human trafficking, biktima po ng mga OFW na nawalan po ng mga kanilang gamit, pera, at biktima rin po ng mga nakaraang talimbala, which is, it's very clear from our record here in the Congress and the Senate that we have requested the Office of the Transport Security during the Honrado's time. They never provided us a CCTV in regards to the talimbala. And in regards dun sa mga hinihingi namin footages, which I'm going to share video of the confessions na yung lagana po na nagtuturo kung saan sila pipila, kung kanino silang immigration magpapa-interview, ay ang tinuturo po nila ay mga kawani. Whether ito ay talagang totoong, hindi naman po natin sinasabi na ito ay talagang kawani ng ating paliparan or ng NAIA, pero I really appreciate the
the ongoing investigations of DOTR, OTC, as well as NAIA, and I'm very much willing to undergo their investigations, regardless po if we are a member of the House of Congress. Kung yung pag-upload nyo in the future, para hindi na kayo napapatrouble dito sa mga appearances niyo? Una muna, sabi nga po nila na if a person talk to you or trying to annoy you have to count up 1 to 5. If a person is much older than you have to count up to 15 para lang gumaan ang iyong pakiramdam. Pero kung ang asawa niyo naman po ang nambubuli sa inyo, you have to keep on counting and stop talking po. Muli po ang aking mensahe, mas bilang isang dapat ehemplo ng gobyerno ay dapat po ay talagang habaan natin ang PC, lalong-lalo na nga po ngayon ay napaka lahat po. Wala na po tayong pwedeng itago. Lahat po may camera phone, lahat po may CCTV. At hindi rin po natin naman mapapagsalita, lalo-lalo na po itay kuha sa CCTV. So, dobling ingat or 10 beses na doble-dobling ingat sa pakikitungo po sa ibang tao. Respect others so that we will be respected too. Kung yung pag-upload to, meron mo ba kayong action doon? Are you filing a complaint or have you filed a complaint? Actually, ba ng house yan? Para po hindi maging bias and self-serving, I will not going to file the resolution by myself, but I cannot stop the House of Representatives, especially the appropriate committee or the Committee on Transportations, to file a resolution investigating in regards to the sharing of highly secured information such as video from CCTV footage directly from the Office of the Transport Security, because this also worries us and concerns us in regard to national security matter po. So I will leave this investigation to the DOTR and OTS as well as the House of Representatives po. Sir, Sir, sa Margot Ramos po. Hi, Sir Margot. Kanina po sabi ni Kong Danny, baka yung minority may initiate ethics program. Yes sir, most welcome naman po, hindi naman po natin maaawat. Ganyan po talaga ang aming liderato, na wala po tayong kinikilingan at wala po tayong kinakampihan pagdating po sa mga investigations. Then, I welcome of course I really respect my boss and leader, minority leader Danny Suarez, if he will going to initiate an ethics complaints against me dahil doon sa inasal ko sa airport. And tulad nga po na sinabi ko, I really appreciate and I'm very much willing and open whatever investigation, whether it's the House of Representatives, the Ethics Committee, as well as the DOTR or NAIA po. Sir, yung sinabi nyo kasi, di ba, yung CNR Tanghel, CNN Philippines, sir, di ba na-mention nyo na parang yung mga Chinese na nauna sa inyo na hindi naghubad ng shoes, pero kasi administrator na wala po silang napansin na Chinese na nauna sa inyo na hindi nagtanggal ng sapatos doon sa video? Rinirespeto ko rin po yun, kaya nga I will wait for the Tory investigations and as well as the findings of the investigating committee of DOTR and OTS po. Kung yun man po ang kanilang sinabi, and then kung mapapatunayan naman po na ito ay talagang wala doon sa aking sinabi, ay of course, as early as now, I would like to extend my apologies. Pero yung mga tinatawag nating escort system sa mga VIP, wherein sa nakikita naman po natin, it's so obvious, especially mga kababayan natin sa airport, na may mga ibang nationality talaga na mismong empleyado pa ng NAIA ang nagbubuhat ng kanila or naghahatak ng kanilang mga bag. At pagdating nila doon, meron na silang mga boarding passes, and sometimes they even use courtesy lanes to just go through past the long queue line. So ang sa akin lang po, dapat po ay pantay-pantay. Sir, maraming salamat po at humihingi po ako ng kaus-pusong paumanhin at kapatawaran, lalo-lalo na po sa mga kaibigan natin sa media rito sa House of Representatives, at muli po patawad po. Maraming salamat po and God bless you all po.